Ipinatanggal ko na nga pala yung tanim namin na rubber plant. Inilagay ko yan dati sa malaking paso, dyan sa may gilid ng aming bahay. Napansin ko ang mabilis na paglaki ng tanim na rubber plant. At mukhang hirap na hirap si Tamsot magtulak. Dahil sobrang laki na nga ng puno nito. Si Tamsot nga pala ang kapalit ni Jerry. Ganun naman talaga. Kapag nandyan si Tam, nawawala si Jerry. Kapag nandyan si Jerry, nawawala si Tam. Hi, ang Tam and Jerry nga naman talaga. Sabi ko sa kanya na doon na lang sa likod ilagay. Halos dito kami sa likod ng tatambak ng mga halaman. Medyo matataas na yung mga damo dito. Hindi na kasi kami nakapag-grass cutter. Pagkatapos ay naghukay si Tamsot para dyan itayo yung isang napakahabang driftwood. At pagkatapos ay dyan niya ikinabit yung mga bromeliads. Pinakuha ko sa kanya yung mahabang kahoy na yan doon sa likod. Hindi ko talaga yan ipinasunog dati pa. Dahil alam ko na magagamit ko yan para kabitan ng mga bromeliads. Hinimay-himay na ni Tamsot yung mga bromeliads. Dahil yung dating pinagtamnan niyan o yung dating kinabitan niya na driftwood ay sobrang kumpul na talaga nila. O at least hindi nasayang yung mga kahoy ko. At pagkatapos nga ay may nagpadala ng merienda dito sa amin. Kapag ganito ang merienda, ganadong-ganado magtrabaho si Tamsot at saka si Giselle. Aso lang itong si Giselle, napakamahiyain, no? Pero napakabait na bata niya. Magaling yan siyang magluto ng merienda namin. At pagkatapos itong si Kuya naman, ay nagtatanggalan niya na ng suhi yung puno ng palmera. Mas maganda kasi tingnan kapag yung nakikita mo yung puno lang. Sobrang busy talaga kaming lahat dito. Sa mga susunod na linggo kasi, ay meron kaming parating na bisita. Manggagaling pa sa ibang probinsya. Kaya gusto ko naman, pagdating nila, ay maganda rin tingnan ng aming paligid. At gusto ko rin naman na kapag may mga dumating kami na mga customer na bibili ng lettuce at mga halaman, ay maaliw sila. Kagaya nga ng sinabi ko, ang pagla-landscape ay hindi naman madali. Itong ginagawa ko na klase ng pagla-landscape ay yung low budget lang. Kung ano lang ang available dyan sa aming paligid, ayan lang ang aking gagamitin. Ang payo ko doon sa mga gusto rin mag-landscape ng kanilang paligid, ngayon pa lang ay magtanim na kayo ng mga iba't ibang halaman na nais ninyong ilagay sa inyong garden. Halos isang linggo na nga pala kami nagla-landscape. Sa ngayon ay malaki na ang pinagbago. Share ko nga rin pala yung binili ko na amaryllis sa Facebook dati. Na-scam ako. Iba't ibang kulay ang aking in-order. Pero nung namulaklak sila ay puro kulay orange lahat. Nagin din pala ako ng sign na parking area. At meron din kaming washing area na pinapagawa. Kailangan sumunod tayo sa protocol. Dahil may mga namamasyal dito na bumibili ng mga halaman at mga lettuce. Kaya kailangan talaga na meron tayo nito. Kaso lang hindi pa yan natatapos ngayong araw kasi hindi pumasok si Kuya. Mabuti na lang merong nagtinda ng isda. Meron akong bisita, oh, si Edith. Wow, ang lalaki naman ng isda! Ano isda to? Tambakol? Ito ang tambakol to, tulingan. Wow. Ang tambaka. Magkano ang kilo? Nang? Ito. 100. Ito. 100 din. Ito, 120. Na, bakit may 20 pa? Kumpra ko. Bakit may dalakang itak? Mayroon ka pala pang chap-chap, ha? Followers ko pala yan si Edith. Tulingan na nga ang aking binili para pang ihaw. At ito naman si Tamsot ay nagkabit na ng mga flags namin na kulay dilaw. Yan lang kasi ang available doon sa aming natirang mga tela na karaan. Sayang naman kung hindi ko gagamitin. Kagaya nga ng sinabi ko, kung ano ang available na nandyan, yan lang ang ating gagamitin. May pa-flag-flag pa kaming nalalaman. Sa totoo lang kaya ako naglagay niyan. Yan ay para sa mga customer ko na gustong bumili ng lettuce dito sa Mel Farm. Kapag nagbibigay ako ng direksyon kung saan banda ang aming pwesto, ay hindi sila nahihirapang hanapin ang Mel Farm. Kasi sasabihin ko sa kanila, kapag meron kayo nakita na flag na kulay dilaw, ay yun na yun. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay marami kayong natututunan at nai-inspire ko kayo sa bawat videos na aking ina-upload. Hanggang sa muli, bye!